Time number 2. Mahala pala sa lang paras niya at ang partner niya na pagbutok ko ay lahat ito sa 2 ay ang reading to 4. Ano kailan lang pero? Hindi ko talaga na dagali. 4 divided by 2 was? Sa ating pagkapatuloy tungkol sa pag-aalis ng sagabal obstacles tungkol sa mastery natin sa mga operations ng fractions. Okay, ano yung mga operations? Sandali. Addition, subtraction, multiplication, division. Yan yung mga four fundamental operations sa mathematics. At saka, of course, fraction. Meron may four fundamental operations. Yan. So, para mapatali natin ang mga operations na yan, hindi na tayo mahirapan aalis natin ang mga sagabal. So, yung mga nakaraan nating video, pag-aalis din yung mga sagabal. At saka, dito mo sa kayo ay nagdagan na pag-aalis din ng sagabal tungkol sa pagiging pagkatuto natin, mastery natin sa lahat ng operation ng fraction. So, ito ngayon, sa araw na ito, ay matutunan ninyo mga prime factors. Gagawa tayo ng prime factorization. Alright. Bago ang lahat, alamin muna natin ang ibig sabihin ng kahulugan ng factors. Ha? Factors. Isa pa rin mas kakakunin mo. Pag sinabing factors, ito yung mga numero na i-multiply. Halimbawa, i-multiply natin. Silang dalawa ay tawag natin, tinatawag natin yung factors. Siya ay factor. Force. Factor yan. Siya rin naman ay factor. Ibig sabihin, silang dalawa ay factors. Plural naman, so kaya may S na factors. Yan. At i-multiply natin ang dalawa, ang sagot niyan ay 12. Or product. Okay? Ito yung product, ha? Yung product naman ay may pagkapamilya sa tinatawag natin multiple. Sagot sa mga factors ay multiple. Sagot sa number na i-multiply natin ay product. Okay? Sagot sa mga factors ay tinatawag na multiple. Sagot sa number natin ay multiply ay product. So, yung multiple sa product ay meron silang pagkakahawig. Ha? Right. So, si 3 ay factor, si 4 ay factor, silang dalawa ay tinatawag na factors. Ngayon ay gagawa tayo ng mga factors na lahat-lahat ay mga prime na number. Okay. So kung tandaan natin yung mga prime numbers dati sa nakaraan natin yung video, yung nakabilog-bilog doon, sa video na before nito ha, may mga bilog-bilog doon, lahat ng mga nakabilog doon ay purong-purong prime numbers. So, situin tayo ngayon na lahat ng mga biging factors natin ay mga prime na numero. Okay. Halimbawa, si 24. Ano kaya ang mga factors na maaari kong gagamitin na lalabas ng kanyang product or multiple ay 24? Ano kaya ang magiging factors ni 24? Maaari kong bumultiply ang mga numbers na lalabas sa 24. Ngayon, mag-isip ka lang ng isang numero na maaari kong times mo ang lalabas sa 24. Of course, nakita natin na siya ay even number. Hindi siya mungkit, ha? Pares siya. Kapag pares, malamang ay pwede siya mag-divide sa 2. Ibig sabihin, isa sa mga factor niya ay maaaring yung 2. So, meron na tayo ngayon, automatically, meron tayo ngayon, 2 na factor. So, yung 2, nalagyan din ang bilog, yan ha?
Ayan nga nilaw sa pagkatsa ay prime number na. Already prime number. Prime number 2. Mahalapan ka lang pares niya at pang-partner niya na pag-multiply natin sa 2 ay magiging 24. Ano kaya ang numero? Dito ko na lang nagagaling. 24 divided by 2 equals? Kasi, kapalit na lang ng multiplication at division. Multiply na natin. Parang prime sa atin siya, 2 times 12 equals 24. Ibig sabihin pala, parang natin 24 divided by 2 equals 12. 2 times 12 equals 24. Si 2 at saka 12 ay tinatawag natin factors. Pero, siya ba ay prime factors? Nagawa kayo ng mga prime factors. So, sa pagkat ang paksala natin ngayon ay prime factors. Kaya na, prime factorization. Sigapin lang nila, lahat ng magiging factor ng 24 ay puro-puro prime. Alam natin si 2 ay prime ba? Kaya nililunggan nito siya. Si 12 ay hindi pa prime. Kailangan natin hahanapan ng mga factors para magiging prime lahat. So ano kaya ang number na maaari natin i-multiply na lalabas si 12? At nakita naman natin, 12 ay even number. Pares. Hindi siya booking. So maaari siya mag-divide sa 2 na naman. Isa sa mga maging factor niya pala, o factors niya ay 2. Hanapan mo siya ng pares para mag-equal. Simple lang. Alam mo yan, divide mo lang. Ang option ng multiply ay divide. So, balik lang yan, mali-balik. Lalabas yung answer na pag tayo sa atin, isang numero, ito yung product. Yung product, i-divide dun sa numero, ito yung factor niya. Lalabas ang isang number. 12 na divide to equals 6. So, alam mo na lang, 5 na yan 2. Listahan ng mga prime numbers natin, ito yung 2 ay nandoon. Diyan nga ang pinakamaliit na prime number na diba sa lahat-lahat? Ito ang pinakamaliit na prime number sa lahat ng mga listahan ng mga prime numbers. Right. So ngayon, hindi pa tayo tapos. 6 ay hindi pa siya prime. Nagawaan pa natin siya ng prime factors. Ayun. Ano ba yung number na maaari natin times multiply para lalabas sa 6? Siguro, nakita pa rin natin na si 6 ay hindi pa siya prime. At saka siya ay even number. Madivide ba rin sa 2, ba? 6, sakto madivide sa 2. Sakto lang, no? So, it equals 6 divided by 2 equals 3. Ngayon, kung nakita rin yung lahat ng mga numbers na niyan, puro na siya prime. Palatandaan na prime na siya, hindi mo gagalan natin. Para yan ay puro-puro prime na. Ang hindi pa prime, huwag natin binugan pa ang tema ito. Yung binugan na natin ang mga prime pala, masipalit natin ang mga prime sa mga composite na numbers. Ibig sabihin pala, itong multiple na 24 ay may mga factors na 2 times sa 2 times sa 2 at saka times sa 3. Lahat-lahat ng mga factors na ito ay puro-puro prime numbers. Sige nga nyo sa listahan ng mga prime numbers, yung nakaraan ating paksa, yung nakabilog doon, lahat na ito, yung mga factors na ito ay puro-puro prime numbers. Kuha na natin, ang 24 ay mayroon mga prime factors na 2 times 2 times 2 times 3. Multiply mo yan sila lahat dahil ang 24, diba? That's correct. 2 times 2 is 4. Times 2 is 1 equals 8. Times 3 equals 24. Lahat na yan ay mga factors na puro-puro prime. Sa karayon, iwala naman ito. Ano ibig sabihin ng factor, diba? So yung factors, so yung product or multiple. Buburahin ko ito sapagkat gagamit natin sila sa pinto. So kung gusto nyo balikan, scroll nyo lang yung review niya ang cellphone niyo, makikita niyo na lang ito. Okay, nakabura na. Okay. So na naman niya. Halimbawa, hindi. Nagawa natin ang mga prime na factors. Okay.
factorization 3. Tawag ito ay mga factorization 3. Yeah? Factor 3. Amin 3. Sa mga kabalasang punok na mayroong mga sanga-sanga. Kaya tinatawag ito yung factor 3. Ito sanga-sanga nito. Ito yung method na ito ay factor 3. Sa paraan na pagbuha ng mga prime factors. Factorization. Itong paraan ito, method na ito ay sa pamagitan ng factor 3. Bakit 3? Puno. Supportan, may mga sanga-sanga. Yan. Hanggang sa darating tayo sa mga purong-purong mga prime na mga factors. Paliit na paliit. Ay. Halimbawa na naman ngayon, hindi. Buha natin ang mga prime na factors. Of course, nakita natin si 18 ay even number. Or pares. Isa namang factor mo na sa kwento ay 2. Ito ba naman tama? Sila naman, kaya na yan. Tayo sa ating, ano ba yan numero? Tayo sa ating sa 2 para naging 18. Kasi bilang gagawin mo, ito ba yung mula niya siya? 18, di ba ito? Hakiin mo lang ang 18. Kalahati ng 18. Kapag ito ba yung 2? Kalahati ng 18. Nakita mo na ngayon na si 9 ay hindi pa prime number. Tumaan mo naman dyan ang bagong factor na para makita mo puro ng prime ang lahat ng factors. So, ano kaya ang numero? Si 9 ay madivide sa 3. Diba? Ano ang times natin sa 3 para maging 9 ang answer niya? So, 3 times. Lahat ng mga prime factors na ito ay 2 times 3 times 3. Yan. Sa pang halimbawa, example, kuha kayo ng isang pang ito na hindi isa even number. Halimbawa, magawa tayo ng 21. Sa 21 ay hindi siya even number. Odd number siya. Ngunit, siya ay opposite. Hindi pa siya prime number. Hahanapan pa natin siya ng mga prime na factors. Ayan. Okay, ng factor 3, yung sanga-sanga. Isa ang isipin natin, isa lang muna ng number na ating isipin na maka-divide. Nagamit na ngayon dito yung aking tinuturo sa inyo na mastery of multiplication, memorization. Makikita mo, maisip mo na maaaring maka-divide sa kanya ay isang number. Lalagay mo ang ganito. Baba, alam mo, ma-divide sa 3. Lagay mo sa 3. Diyan na ngayon, lalabas na ngayon yung skill mo sa pag-memorize ng multiplication. Kasi maisip mo kagad na maaaring mag-divide dito. So, yung ma-divide sa 3 is pagkat 3 times 7 is 21. No? So, gamit na gamit kayo ng skill at sa multiplication towards the goal na ating puntahan. So, dadaan tayo ng skill at multiplication. Mahalaga pala yung tinuro ko sa inyo na skill sa multiplication na dapat memorize nila para automatic na ang lahat. Nakakatulong talaga yung multiplication. So, 3 times 7, 1, 5, equals 21. So, istahan lang ang prime, ito yung tandoon, ito yung 3 at yung 7. Okay. 3 times 7, 1. Yan. So, ano pang gusto nyo malaman? Lagihan natin yung 3-digit na numero. Huwag tayo ang 3-digit na numero. Kurahin natin ito. Anyway, maaari mo mag-scroll yung radio. Kita na lang kung dito ito. Yan. Halimbawa, 125. Ano tayo kayo? 3-digit number. Yun ang kinakote. Alam nyo naman na ang nakapusang numero nito ay 5. Malamang ito ay mag-divide sa 5. Saan nyo ha?
numero ay nagtatapo sa 5, malamang ali sa mag-divide sa 5. Kapag ang katapusan numero ay nagtatapo sa 0, mali mag-divide sa 10. Yan lang. So, ito. Isa sa mga mali yung factor ay itong 5.
2 times 5 equals 10. Purong-purong prime. Prime naman. So, sa maling salita, lahat ng mga prime na factors ng 310 ay 2 times 5 times 31. So, multiply natin yan sa lahat. Sagot natin ito ang kanyang product ay 310. Maliwalag. Ito ay inyong natutunan kung paano hahanapin ang mga prime factors.